good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po ako ngayon sa umagang ito at welcome po sa ating daily devotional. Ngayong umaga, pag-uusapan natin ang salita ng Diyos. A heart in tune with the heartbeat of God. So, mababasa po natin sa Luke chapter 18 verse 8. Jesus talks about some of the positive ways or qualities about Paul believe that Christ will always lead us in a triumph. Sa verse 1, mababasa po natin din. Then Jesus told his disciple a parable to teach them that they should always pray and never become discouraged. Upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin at di ma-discouraged or manghina. Sa verse 2, in the certain town, there was a judge who neither feared God nor respected man. May isang judge na hindi po siya natatakot sa Diyos at wala siyang respeto. Wala siyang taong iginagalang. Verse 3, there was a widow in that same town who kept coming to him and pleading for her right, saying, "Help me against my opponent." May isang babae na palaging lumalapit sa kanya, halos araw-araw na pumupunta sa kanya, nangihinga sa kanya ng katarungan. Verse 4, for a long time, the judge refused to act, but at last, he said to himself, "Even though I don't fear God or respect man," sabi niya, "igagawad ko na sa iyo ang katarungang hinihingi mo ng babaeng ito." Sabi niya, iyan ay ibigay niya yung katarungan na hinihingi ng babae. Ito'y sapagkat lagi niya akong ginagambala. Araw-araw kasi nakukulitan na kasi siya sa babaeng ito. Verse 5, "Yet, because of all the trouble this widow is giving me, I will see to it that she will get his rights. If I don't, she will keep on coming and finally wear me out." So verse 6, "And the Lord continue listen to what that corrupt judge said." Verse 7, "Now will God not judge in favor of his own people who cry to him day and night for help? Will be slow to help them." Verse 8, "I tell you, he will judge in their favor and do it quickly. But will the Son of Man find faith on earth when he comes?" Sinasabi ko sa inyo, at agad niyang igagawad ang katarungan, ngunit pagdating ng anak ng Diyos sa daigdig na ito, mayroong bang siyang makikitang nananalig sa kanya? At dapat tayong maging masigasig sa lahat ng paraan sa panalangin, sa lahat ng bagay na hanggang si Jesus ay bumalik. Ang taong may prayer, ang buhay, nakikita sa matuwid na buhay sa pamamagitan ng paglaban sa kasalanan. Christ lead us into victory of triumph. The doctor can learn a lot about their patients by listening to their heartbeats. It's an important barometer of health, even when everything appears normal. Alam ng doctor na yung heartbeat ng kanyang pasyente, alam niya yung kung ano ng anong klase ng ang pagpitik. It is an important barometer of health, even when everything appears normal. The same could be said of an spiritual health of a Christian. Ganon din sa atin, mga spiritual health natin as a Christian. Outwardly, things may seem fine. Makikita po natin sa labas na okay tayo. But the health of the inner life is crucial. The heartbeat must be strong to know God. Hallelujah. So walk closer to God. Father, make my heart strong to know you. Where my heartbeat is fortified, it will your word
where it is erratic, stabilize it with your faithful promises. Great physician, give me a heart like David Brainerd, a heart that will not rest till it find its rest in you. Amen. Hallelujah. Manalangin po tayo. Lord, maraming salamat sa salita ng aming narinig ngayon. Naway maging gabay namin ito araw-araw sa pagsunod sa iyo, na palaging naka-intyon ang aming puso sa inyo. Marami pong salamat. In Jesus' name, Amen. Magandang umaga po sa inyo ulit, at God bless everyone.